Kamusta mga idol and welcome back sa ating channel. Nandito na naman po ko para makapagbigay ng isa na namang maaksyong episode ng Slam Dunk Season 2 Inter-High. Kung bago ko nga lang pala sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para naman lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At saka nga po pala mga idol, bilang suporta nyo na rin po sa ating channel ay huwag nyo na rin po sanang i-skip ang ating mga ads. Yun lamang po at maraming salamat. So tara, simulan na natin to. Pero bago nating tuluyang umpisahan ang maaksyong chapter 32, ay konting recap muna tayo sa nagdaang chapter 31 mga idol. Tuluyan na nga pinalitan muna dyan sila sa Wakita at Rukawa para na rin makapagpahinga. Samantala, si Masahiro naman dyan ay pinalitan nga rin dahil sa iniinda nito sa kamay ng sinabayan nito si Rukawa. At ang pumalit sa kanya ay isang napakalaking tao na tinatawag nilang Mikiyo. At dito na nga nagsisimula ang ating chapter 32 mga idol. Tuloy na nga pumasok sa loob ng court si Mikiyo, ang nakababatang kapatid ni Masashi. Kaya naman ang mga manonood ay namangha sa laki nito. Wow! Ang laki niya! Siya ba ang bunsong kapatid ni Masashi? Mas malaki pa ata siya at mas matangkad kaysa sa kapatid niya oh. Naku po! Yari na si Hanamichi! Oo, at nagmumukhang kutong lupa si Sakuragi habang papalapit sa kanya yung bakulaw oh. Pag minamalas ka nga naman, hey. Habang si Puji naman ay may tinitingnan sa kanyang daladalang notebook. Ang naka number 50 na si Mikiyo Kawata ay 210 centimeters. Ang tangkad. Ha? 210 centimeters? Naku, dambuhala nga yan ah. Habang si Sakuragi naman ay naging abala na nga sa pagsundot-sundot sa katawan ni Mikiyo. Ha? Ang lambot naman ito! Nang bigla na nga lang napabulong sa sarili si Haruko. Kahit matangkad na si Sakuragi na may 182 centimeters, nagmumukha pa rin siyang maliit ngayon. Alam kong hindi ka magpapatalo, Sakuragi. Dapat mo siyang harapin. At si Fukatsu na nga dyan ang may dala ng bola habang mahigpit naman itong binabantayan ni Ryota. Nang biglang sumigaw dyan si Masashi. Hoy, gumalaw-galaw ka naman sa posisyon mo, Mikiyo. Ha? Opo, pasensya na kuya. At bigla na nga lang hinarangan ni Mikiyo si Sakuragi dyan, kaya naman napasigaw na dyan si Akagi. Sakuragi, patayin mo siya maigi. Ngunit hindi na nga makagalaw pa si Sakuragi dyan dahil na nga rin sa higpit na opensa ni Mikiyo. Kaya naman si Sakuragi ay inis na nga. Buisit kang bakulaw ka, laki mo! Akin ang bola! At dito nga ay talagang makikita natin na tumalsik na nga dyan si Sakuragi dahil na nga rin sa laki ni Mikiyo. Habang si Ryota naman ay napalingon na nga lang dyan at nagulat sa nangyari kay Sakuragi. Ha? Tumalsik si Hanamichi! At ayun na nga, ipinasa na nga ni Fukatsu ang bola papunta kay Mikiyo. Habang si Sakuragi naman ay tuluyan na nga bumagsak sa sahig. Ah! Ang lakas niya! Samantala, si Mikiyo naman dyan ay pumorma na sabay bato ng bola papunta sa ring. At ayun na nga mga idol, easy 2 points na naman nga muli para sa kupunan ng Sano. Habang ang ating henyo ni si Sakuragi ay talaga namang inis na inis na nangyari sa kanya. Anong ginagawa mo sa akin? Bakulaw ka ha? At napanganga na nga lang dyan si Naharuko pati na rin ang mga kaibigan ni Sakuragi dahil nga sa sinapit nito. Habang si Mikiyo naman ay todong ngiti na nga lang dyan. Ha? Sa wakas, nagawa ko na rin! Ang galing! Mahusay ka, Mikiyo! Pagpatuloy mo lang yan, Mikiyo! Sigaw ng mga tagahanga ng Sano. Sa kabilang banda naman, ha? Anong nangyari dun? Pwede ba talaga yon? At dito nga ay lumapit na nga rin si Akagi sa referee. Oh, hindi ba foul ang ginawa ni Mikiyo, yung naka number 15? Oo nga! Offensive foul yun ah! Sa larong basketball, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng physical contact. Gayunpaman, lumipas ng ilang daang taon simula nang naimbento ang larong ito, ang pinakamahalagang parte ng laro ay maging labanan na lang kung paano matatalo ang kalaban gamit ang iyong lakas. At para ipaglaban ang kanilang posisyon, kailangan gumamit ng physical na lakas ang isang center at power forward nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakaroon ng body contact. Habang si Mikiyo naman, perpekto ang pagpasa ni Fukatsu Senpai! Hindi ganun kataas o kababa, tama lang talaga. Balik na sa depensa! Sigaw ni Masashi sa kanyang nakababatang kapatid. Ah, opo, pasensya na kuya.
sabay takbo na nito para sa gagawin niyang depensa. Habang sa bench naman ng Shoku, hindi ko akalain na may ganyang uri ng manlalaro ang Sano. Oo nga. At hanggang ngayon ay nahihirapan nga akong kalabanin ang number 5 eh. Paano pa kaya iyang si Mikiyo? Samantalang si Rokawa naman dyan ay nanonood lang. Habang si Hiroshi naman dyan ay seryoso na nga lang din pinapanood ang bawat galaw ng mga manlalaro, lalo na si Mikiyo. Nang bigla na nga lang kausapin dyan ni Akagi si Sakuragi. Ang pagiging malaki niya ang nagpapabagal sa kanya. Sa iyong bilis at malakas na abilidad, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo siya kayang bantayan, Sakuragi. Ha? Hindi kayang bantayan? Sino bang sinasabihan mo, Gori, ha? Eh ikaw nga eh, bakit hindi mo magawang bantayan ang kalbong matcheng na yon, ha? Anong ibig mong sabihin, ha? Ngunit agad rin naman naging seryoso sina Sakuragi at Akagi. Ano, Gori? Ipakita na natin sa magkapatid yan kung sino talaga ang hari sa ilalim ng basket. Siyempre naman. Habang si Masashi naman ay biglang tinapik sa ulo ang kanyang kapatid. Hoy, umalisto ka naman kahit kaunti lang. Ha? Pasensya na po ulit, kuya. Nang sumigaw na nga lang dyan si Sawakita. Depensa! Kalma lang kayo, Mikiyo! Opo! Go, Shoku! Sigaw ng mga nasa bench ng Shoku. At habang nakatayo si Sakuragi, ay bigla na nga lang ito si Nico ang tiyan ni Mikiyo. Ha? Anong ginagawa niya? Pagtataka nito sa ginagawa sa kanya ni Sakuragi. Dagdag pa nito habang nakatingin sa ulo ni Sakuragi. Wow, ang astig ng buhok niya. Kulay pula talaga sa malapitan. Subalit ordinaryong buhok lang naman ito. Ha? Anong tinitingnan mo dyan, ha? Sabay sandal nito sa kanya. Ang laki-laki mo, pero mabagal naman. Ha? Oo nga eh. Ganyan din ang sinasabi nila sa akin. Tumahimik na nga kayo dyan, Mikiyo. Ha? Pasensya na po ulit, kuya. Ituan mo lang ang mga mata mo dyan sa may pulang buhok niyan. Bantayan mo siya. Yan ang tungkulin mo. Opo. Wala ka ng pakialam dito, kalbong gorilya. Ha? Kalbong gorilya? Kasi mukha siyang gorilya pag walang buhok eh. Totoo nga yan. Oh, anong nakakatawa ha? At dito nga ay naging seryoso na si Mikiyo, kaya naman itinahas na nga nito ang kanyang mga kamay para sa kanyang gagawing depensa kay Sakuragi. Okay kuya, babantayan kong maigi si number 10. Samantala, si Akagi naman. Sigurado ka bang magiging maayos ang lahat kung palagi mong pinagmamasdan ang iyong kapatid, ha? Anong sinasabi mo? Sagot ni Masashi. Hindi ko akalain na may oras ka pang magbigay ng pansin sa ibang tao, ha, Masashi? Oo naman. At dito nga ay talagang nanlilisik na ang mga mata ni Akagi dahil sa inis kay Masashi. Ipakita mo ang galing mo sa akin ngayon, Akagi. At tuluyan na nga naging seryoso si Akagi dyan. Sa kabilang banda naman, pagbibigyan kita sa ginawa mong pagtumba sa akin at sa pag-shoot mo dahil ito ay isang laban. Ngunit hindi maganda na ako pa ang naging kalaban mo. Hoy taba! Alam mo ba kung anong tawag nila sa akin sa Kanagawa, ha? Ha? Ako ang henyong si Hanamichi Sakuragi. Sabay tingin kay Mikiyo ng matalim. At nagulat na nga lang dyan si Mikiyo sa sunod na ginawa dyan sa kanya ni Sakuragi. Gumamit na nga ng puwersa si Sakuragi para nga mapatalsik si Mikiyo. Kaya naman ang mga kaibigan niya at si Haruko ay talagang nagulat at napanganga sa ginawang pagkilos dito ni Sakuragi. At dahil na rin sa lakas na ginawa ni Sakuragi dyan ay talaga namang nawala ng balanse si Mikiyo. Ayos! Ipasa niyo na sa akin ang bola! Wala nang nagbabantay sa akin, oh! Ngunit bigla na nga lang sumipol ang referee. Offensive foul! Red, number 10! Ha? Anong offensive foul? At nagsigawan na nga dyan ang mga manonood. Ha? Isang offensive foul? Siyempre naman, no? Napakalapit ang naka-number 10 na yan, eh. Ha? Bakit ganun? Si Taba hindi na foul, pero pagdating sa akin... Ah, hindi patas yun, ah! Kainis! Duggog ko talaga, Hanamichi! Gusto mo bang ma-foul out ulit, ha? Sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi. Habang si Kyoto naman ay tawang-tawa na nga dyan. Ang hari ng foul ng Kanagawa! Ha? Ang dami mo palang palayaw, no? At hindi na nga lang umimik pa si Sakuragi dahil na rin sa pikun na pikun na ito. Hays, wala na talagang pag-asa itong gunggong na yan. Banggit dyan ni Rokawa. At dito na nga po nagtatapos ang ating chapter 32 ng Slam Dunk Season 2 Inter High. Hindi na nga makakilos pa ng tama si Sakuragi sa pagbabantay sa ginagawa sa kanya ni Mikiyo. Kaya naman, napilitan na itong gumamit ng lakas para lang masira ang depensa ni Mikiyo.
Subalit, ang nagawa pala ni Sakuragi ay isa palang offensive foul. Ano na kaya ang mangyayari kay Sakuragi sa mga susunod na minuto? Mapanatili pa rin kaya ng Shoko ang kanilang lamang sa Sano? Aabangan natin yan sa susunod na kabanata, mga idol. Tara, shoutout time muna tayo. Shoutout po kay Daniel Javier, kay Darin Sepe, kay Marlon Orcales, at kay Jazen Gaming. Ayan, maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lang po kayo sa ibaba at aking pong isisigaw ang inyong mga pangalan sa susunod ko pang mga videos. At kung interesado po kayo sa mga ganitong palabas, ay huwag nyo na po sanang kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Yun lang po at maraming salamat. Muli po, ako po si Kuya Boy, signing out. Peace!